What's up mga kanani? Welcome to my YouTube channel and today's vlog ay gagawa tayo ng banana bread, di ba? Banana bread in my own version. Galing to sa nanay ng amo ko. So hindi ko alam to kung makikita niyo to sa YouTube or ano. Basta i-share ko lang din yung kung paano ko binibake ang banana bread. So, but before that, please like, share, and subscribe and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga video. So, tara po, samahan niyo po ako. So, ayan po, ngayon nandito po yung ating ingredients. Hindi po kasama yung lotion na nasa likod yun eh. So, ito yung ating ingredients ay una, meron tayo ito. 1½ flour. Ang gamit namin ay wheat flour. Tapos meron tayong 3 medium banana, meron tayong 2 eggs, meron tayong 3 teaspoon na baking soda, ayan, baking soda. Meron tayong 1/4 oil, vegetable oil, and meron tayong supposed to be yung granulated sugar is 1 cup. Kaya lang ayoko na sobrang tamis, nakakaumay. Kaya ang ginawa ko na lang is 3/4 cups of white sugar. And ito, milk. Ang ano hinihingi po dito is sour milk. Pero, wala kaming sour milk. So, ang ginamit namin is 1/2 cup of milk. Tapos, nilagyan ko ng 1 teaspoon lemon juice. So, ayun. Meron po tayong alternative for that. Diba? Substitute. So, kung wala kayong sour milk, kumuha kayo ng milk, tapos 1/2, then 1 teaspoon lemon juice po. So, ayan. Ipapakita ko na sa inyo kung paano ko po yan ipaprocess. But before that po, ay i-on na muna natin ang oven. I-preheat na natin ang oven. So, ang oven, kailangan nating i-preheat ng 275 Fahrenheit. Yan, 275 Fahrenheit kasi ibibake natin to ng 2½ hours. So, ayun, simulan na natin. Meron tayo ditong bowl, mixing bowl. Ano po ito ha? Mano-mano po. Wala kaming electric mixer. Okay, let's start. So, ang sabi sa instruction ay unahin daw yung banana. I-process daw yung banana muna. Munang i-process natin. Diba? So, kasi kaya ako nagbe-bake. Actually, yung pagbe-bake ko nito is wala sa plano. Basta pag nakita ko yung banana is like need to process na. Inaano ko na siya. So, i-process natin. Ano natin siya. I-mash. Yeah. Ayan po siya. So, mash natin. This is for ano lang naman. Sa amin lang naman. So, hindi ito pang tinda. So, diba? Pero masarap kasi pag meron din kahit paano meron kang na buo-buo. So, dahil wala tayong mixer, so wag na natin anuhin. So, i-ano na lang natin ang anitong spatula. Yeah. Sometimes maganda rin yung may nanguya, di ba? Pero ito is ano namin to ha. Add sugar. Next daw is add sugar. Add natin ang so 1 cup sugar supposed to be, pero ginawa ko lang 3/4. Kasi tapos, after sugar, lalagay natin ang dash of salt. Ayan, dash of salt. So, konting salt lang. Dash lang daw. Diba? So, isin na natin yan. And then, after that, lagay daw natin ang baking soda. So, ayan, baking soda po. 3 spoon baking soda. So, lagay natin. And then, after that, add eggs and oil. So, add eggs and oil. Add eggs. 2 eggs. Add eggs. Ayan. And then, after that,
oil. So, itong oil is 1/4 cup oil. Yeah. And after that, ilagay daw yung flour on top. So, pour flour on top. Diba? So. And after that, sour milk. Lalagay na natin yung sour milk. Pero yung sour milk po, i-ano natin ha, i-mix natin kasi nag-process lang tayo ng sour milk. So, ilagay natin siya. Diba? And then, mix to combine. Yun. I-mix daw natin siya hanggang sa mag-combine. Ayan po ang hitsura niya ha. Ayan po ang hitsura niya. Nung nilagay na natin lahat, ayan po ang nangyari. So, ngayon, i-mix natin siya na mag-combine lahat. Tapos, papakita ko sa inyo after. So, ayan, malapit na tayo. Ipapakita ko lang sa inyo. Ayan. Ayan, oh. Dahil wala kaming electric mixer, so hindi yan pinong-pino ang pagka-mix, di ba? Besides, dito lang naman to sa bahay kakainin. Pang-snack lang ng namin, pang-merienda. So, ayan. And wag lang masayang yung banana para hindi tayo magtatapon ng banana, di ba? So, kaya natin to ginawa. Okay. So, ayan na po siya. Ready na to, ano, ilalagay na natin sa baking pan. So, ano na tayo ng baking pan? Mag-process, maglalagay tayo ng oil sa baking pan para hindi naman siya masyadong dumikit. Diba? So, ayan. Anuhin natin ng konting oil. Lagyan natin ng konting. Wala kasi akong ano eh, baking, ano, paper ba yun? Sheet. Tawag nun. Wala kasi akong baking sheet. Kasi yun sana, lagay natin para, diba? Para hindi na tayo maglalagay ng oil. Pero wala tayo nun. So, nakalimutan ko na naman bumili. Galing lang ako sa ano eh. So, ayan. Tapos, after that, lagyan na natin ang process na banana. Process ingredients. Ito, ngayon lang ako gumawa nito kasi ay ngayon lang ako nag-document nito, nag-film kasi ano, nag-record kasi wala yung alaga ko. Oh my God. Alam mo na, buhay nani tayo. Lagi tayo may... Ngayon, nasa schooling dalawang bata. So, ayan. Ano na siya? Ready na. And then, narinig nyo naman, umano na yung ating oven. So, isasalang na natin siya. O, diba, sakto lang. Habang pinaprocess natin to, nagpipreheat tayo. So, sakto lang, tamang-tama lang. So, tara. So, i-open natin ang ating oven. Ayan, ang oven. So, ilalagay natin to sa middle. Ay, hindi. Siguro, ang gusto ko is, o, tama, middle lang. Tama ba? 1, 2, 3. Okay, tama. So, ilagay natin to sa middle. Yeah. Ayan. And leave for 2.5 hours yan. So, balikan. So, ayan na yung finished product natin. So, ngayon tatanggalin natin sa ano, sa baking pan. Sorry. Nagwala. So, ayan siya. Then, anuhin natin. Hoo! Diba? Nakita nyo naman yan. So, pwede na tayong mag-order. Sa mga gustong umorder, order na kayo ng banana bread. Yummy na. Masarap pa.
At saka, uy, ang ano nito ha, ang flour nito, hindi siya white. Ang flour namin ay wheat flour. Kaya doon sa mga nagda-diet dyan, yung hindi more on fiber ang mga kinakain, so more on fiber to. Kaya, halina na kayo. Ayan siya. O, di ba? Linaw. Oo. So, ayan, mga kanani, natapos na rin ang ating binake na banana bread. Ito siya. Nakita nyo naman. Di ba? So, pakita ko ulit sa inyo. Kasi kanina medyo madilim doon sa ano ko. So, pinagkuhanan ko ng ano doon. Dito tayo kasi, ayan. Tikman natin. So, with flour po. Nang dumating ako dito, ang ginagamit nila ama, ano? White flour, no? Nalaman nila na bawal sa akin ang mga wheat, ano? Ay, bawal sa akin ang white. White rice. More on wheat flour ako, more on fiber. Ayun na, ano na ang binili niya? Wheat flour na na ano? Whole wheat na na flour. Hindi nga bumili ng white. Di ba? Wait ang amo ko yun. Yummy. Naingit kayo. Ayun. Sarap siya. So hanggang dito na lang po ang aking video. And mega mega love shout out sa lahat ng mga member ko dyan. Hindi ko maalala kasi wala nga akong lista. Pero isa shout out po ang aking mga kaibigan na sumusuporta sa akin lagi sa nanonood ng mga video ko. Nara Pagdanganan, Tintin Dumasig, boyfriend ni Tintin, Aileen Labahata, syempre, Lema Bakarisa, Direk Kitahomi, thank you so much sa inyo, sa support nyo, Rodi Halmasco, ayan, thank you, and syempre sa aking kapatid dyan sa Ginlahon, sa Sorsogon, mega mega love shoutout sa inyo, and thank you so much sa support. So, ito, at kahit pa paano, kahit mali pa, paunti-unti, umaangat po tayo, umaangat din yung ano natin, yung revenue, kahit pa paano. And salamat sa lahat ng mga nagpapalipad sa akin. Thank you so much kay Ate MJ, kay Daddy D, Jenrin Kim Official, kay Lahing Pinoy or Vic Luterio. Thank you so much sa inyo. Sa lahat ng mga aking katuwag spam at lalo na yung original na Timpuyaters natin, Tanelis Delgado, Chiclet and Kobe, Cheryl Vlogs, Bulinaw Pride, Dr. Pogi, Abetsky, Ricky Sanoy, Jogs Dinaps, Kalidadis Vlog, Ako Ito Vlog TV, 89er TV, Ricky Celeste, Ricky Morala, thank you so much sa inyo. Sino pa wala? Pinid Sisters, thank you so much. Yan, yan po yung mga, ano, Levi's Dipangs and I'm official, mga kalimutan ko. So, yun po yung talagang original na kasabayan ko talaga. Nagkita-kita kami, nagkakilala kami is 100 plus ang mga banana namin. So, ngayon, 20 na pong nauubos na kaming lahat na umakyat sa 1K at mamonetize. So, Don Arnie pala, TV Official and KMJS or Pobring Colabot, my friend, thank you so much sa suporta. And tuloy-tuloy lang po tayong sumuporta. Joel Makahiya Vlogs and Daddy D and Proud Waray TV. Ayun, Proud Waray TV, thank you so much. And syempre, papasalamat ako, Ma'am Nolte Vlog and Lakay Atoy TV. Thank you so much sa inyong dalawa. Thank you. God bless you more. And Ma'am MJ Suspense again. MCM Molina. Thank you so much. And syempre sa aking sponsor, Shiba Safari. Thank you so much. Ayun. Justin08, thank you so much. Bye-bye. Mwah.